Muling nagpaalala ang Department of Health sa publiko na pag-ibayuhin pa ang pag-iingat upang makaiwas sa sakit na dengue. Nababahala ang kagawaran ng kalusugan sa naitalang mahigit 51,000 na tinamaan ng sakit ng dengue mula noong Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Higit na mas mataas ito mula sa mahigit 32,000 cases na naitala noong nakaraang taon sa kaparehong panahon. Nangunguna ang rehiyon ng Central Luzon, Region 7 o Central Visayas at Region 9 o Zamboanga Peninsula. Ayon kay DOH spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergere, hindi ito dapat baliwalain lalo na't karamihan sa mga tinatamaan nito at nao-ospital ay mga bata. Alarming in terms of pagdami, ano? So kailangan talaga na mag-iingat at kailangan i-monitor ng husto. Dahil nakikita nga natin ang patuloy na pagtaas. Kaya po siya medyo nakaka-alarma na sinasabi natin dahil naapektuhan niya po yung ating mga kabataan at nagkakaroon po rin tayo ng mga admisyon sa ating ospital at ayaw po natin mangyari yan. Ngayong tag-ulan, inaasahan ng DOH ang pagtaas pa ng mga kaso ng dengue, kaya naman nagpaalala ang ahensya sa publiko na ugaliin ang paglilinis ng kapaligiran upang mapuksa ang maaaring pamugaran ng mga lamok. At maaari itong umpisahan sa kanikanyang bahay. Muli ring binigyang diin ng DOH ang pagsasagawa ng napatunayan ng epektibo na pamamaraan, ang 4S strategy o ang search and destroy, self-protection measure, seek early consultation, at support fogging or spraying. Ang dengue po na sakit ay endemic sa buong bansa. Ibig sabihin po ng endemic, ito po ay makikita at mararanasan sa buong taon. Wala po siyang season. Pero usually tumataas siya during the rainy season. At ito na nga po itong mga buwan na ito. Sa ngayon, nakapagbigay na ng pondo ang DOH sa mga ospital upang paghandaan ang posibleng pagdami ng mga admission ng dengue patients. Inaatasan din ang mga lokal na pamahalaan na pabuksan ang kanilang mga dengue fast lane sa mga ospital para hindi na maghintay ng matagal ang mga pasyente na may dengue. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.